At kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa talento ng mga manggagawang Pinoy. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Deputy Director General ng TESDA, Technical Education and Skills Development Authority. Magandang umaga po, Sir Aniceto John Bertis III. Sir, may buntag. Magandang umaga, Aljo, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo. Ipinagmalaki ng ating Pangulong Marcos Jr. sa World Economic Forum na siya ay confident sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa meron tayong magandang workforce dito. Ano po inyong reaksyon? Tama yan, Aljo. Ito rin ang mga agresibong programa ngayon ng TESDA under our Director General Secretary Danny Cruz at ang pagpapalaganap ng ating mga skills training development. Sa katunayan niya, Aljo, this year, 2022, 84.72% or 8 out of 10 graduates ng TESDA ay nakakuha po ng trabaho or pangkabuhayan. That's based on the study on the employment of Tibet graduates. Ito po ay covers the 6,200 sample Tibet graduates po ng 2021. Ang ngayon po ay nasa representing the 1,053,000. During the year, this year alone, fiscal year 2022, ay nakapag-graduate po tayo ng 1.2 million na mga trainees from TESDA at almost 9 out of 10 yan ay nakakuha po or na-certified sa ibang-ibang mga sektor. Nandyan ang agrikultura, ang construction industry, IT BPM or digitalizations program na rin ng TESDA, pati na rin po ang healthcare and tourism dahil nasa pagbubukas po ng ating bansa. At ang mga marami rin po tayong mga dinidevelop na mga programa ngayon sa TESDA, katunayan niya po ang pagbubukas din po na isa rin po sa mga programa at direktiba ng TESDA under the DG Danny Cruz ay yung pagbubukas po ng mga innovation center nationwide ng TESDA. Ano po ang masasabi nating advantage ng workforce ng Pilipinas kumpara sa iba pang bansa o sa ASEAN countries? Dahil lang ating mga kurso or mga training courses na ino-offer natin sa TESDA ay nakikipag-ugnayan tayo sa industry mismo through the enterprise-based training program or yung area-based demand-driven program natin. Lahat ng ating mga kurso na dinidevelop ngayon ay kasama po dyan ang stakeholders, ang industry, ang national government agency para malaman po natin kung ano ba yung mga pangangailangan talaga ng ating mga industriya at dito po mismo tayo ay nagde-develop ng mga skills training natin. At sa katunayan nga po ay kanina, ay pinangunahan ng aming secretary ang pagbibigay po ng mga mobile training equipment para po sa makarating ang ating mga programa sa malalayong lugar or mismo po sa mga lugar na hindi po naaabot ng ating TESDA program. So dinadala na po natin ito sa mga probinsya nang sa ganun po ay mas marami pa po tayong maserbisyuan at mabigyan ng mga bagong kaalaman at magkaroon ng mga bagong kakayahan tungo po sa kabuhayan. May tanong po si Kenneth Paciente ng PTV. Paano po pinagandaan ng TESDA ang possible investments na nakuha ng Pilipinas sa pagdalo ng Pangulo sa World Economic Forum, sidelines at iba pang bansang binisita? Anong paghahanda para matiyak na match ang skill ng mga manggagawa para dito? Ito po nga po yung through our NTSDP or yung National Technical Education Skill Development Plan natin, isa po ito sa pinagbabasihan ng mga dinidevelop na mga kurso ng TESDA. Under our Enterprise Demand Driven Program, as I mentioned earlier, that we are now partnering with different industries, mapa IT BPM man yan, constructions man yan, at mga semiconductors. May mga existing partners na po tayo nationwide. And of course, inaabangan din natin yung mga investors na mga naisasara po ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. At dito po natin naman dinidevelop yung mga skills of the futures at pati na rin po yung gearing towards the fourth industrial revolutions. At aside from that, may mga series of collaboration and talk din tayo sa iba't ibang bansa tulad po ng Hungary, Korea, Japan,
and Middle East and all other countries, of course the ASEAN, para magkaroon po ng tinatawag natin mga mutual recognitions of training and certifications. Ina-adapt po natin yung mga best practices na yung mga bansa na yon. At the same time, para po yung pagpasok ng mga investors natin, nakahanda po ang ating workforce. At isa rin po sa pinakamagandang paghahanda dyan is nang tayo po ay mailagay as the attached agency of Department of Labor to address yung mga job skills mismatch natin ngayon pa lamang dito sa ating bansa. We have 16 regional offices and 82 provincial offices at 4,700 plus na mga TESDA run schools and both private and public na pinaghahandaan po ito yung mga posible na mga investment na papasok po sa ating bansa. And we are really coordinating with different stakeholders in industry para po sa pagbuo ng ating mga kursong ino-offer po sa TESDA. Ano mga hakbang ang sinasagawa pa ninyo ngayon to improve ang quality ng education na inyong ibinibigay sa mga Pilipino? Yan. Tulad nga ng nasabi ko na meron po mga nakilinya ng mga innovation centers na tinatayo ang TESDA. Dito po bubuuin yung mga bagong mga makabagong skills training. And also coordinating with our local government units kung ano po yung mga pagsasanay at demand na kailangan nila. And as mentioned earlier, the strongest preparation natin is yung industry-based training program natin na kasama po natin ang industriya mismo para po sa pagbuo ng mga kurso. And right now, we have a total, we are also a graduate of 1.2 million. Ang isa po sa aming mga target enrollees for this 2023 is 1.8 million. So, at ganun na rin, the decentralization program ng aming Secretary Danny Cruz ay napakalaking tulong kasi po nung during second quarter of this year, on July, we were only have this 29 to 32% utilization. But now, we are almost hitting 96% of our utilization program pagdating po sa paglalaganap ng ating mga programa, scholarship programs nationwide. And right now, mas nagko-concentrate din tayo doon sa mga iba pang mga industriya. RCEP program, ito po yung Rice Extension Program. We have also partnership with the Philippine Coconut Authority and of course with DOTR and all national government agency. And as well as the Tech for Ed, isa rin po tayo sa sumusuporta sa digital revolutions program ng ating Presidente Bongbong Marcos, yung digitalizations nationwide. Dahil po sa ngayon, marami na rin po tayong mga ino-offer na mga courses pagdating po sa mga ICT-related programs. And in partnership, of course, with the ICT-BPM kasi tumaas nga po yung demand dyan. And we have also introduced yung mga tinatawag natin modern digital agriculture program natin. Part of our training na sa ngayon, ay nagtetrain na tayo ng mga drone operations on agriculture and industrial at pati na rin po yung mga cybersecurity, strengthening other web development programs. And lalong-lalo na po yung ano yung foreign skills language training natin na ini-strengthen din po natin sa TESDA. At makakaasa po kayo na ang TESDA po ay we have at programs nationwide para po sa ating mga kababayan. Ngayon, ang isa sa focus ng ating pamalang po, sir, ay ang upskilling at reskilling ng mga manggagawa sa bansa. Bakit malagang ma-upskill o ma-reskill ang mga manggagawa dito sa Pilipinas? At ano maaaring maging epekto nito in the long run? Ito po ay isa po talagang, lalong-lalo na nung pandemic, Aljo, at yung ating mga kababayan na na-displaced overseas. Tinutulungan natin sila na magkaroon ng mga bagong kaalaman through upskilling, reskilling, and retooling. Sa katunayan nga yan, may mga ibang graduate or licensed na mga engineering courses na kumukuha pa rin ng mga specialized skills training sa TESDA dahil ito ay tulong sa kanilang trabaho or paghahanap ng trabaho. Yung mga IT BPMs natin, nag-upskill sila into
other foreign languages like Mandarin, Nihongo, and strengthening also their English proficiency para po doon sa mga ITBPM call center sa agents natin na napakataas din po ang demand. Meron naman po mga dati rin po mga nasa ordinaryong trabaho sa pag-opisina who later on upskill to getting a courses tulad po ng culinary arts natin kasi nga po mas napapakinabangan nila ito. At of course, we are focusing also sa mga job skills mismatch in partnering with the industry. Nagbibigay po tayo under the supervised industry learning natin tsaka po yung ating dual training system na mismo yung ating mga learners ay doon na mismo nagte-training sa mga industriya. So, na-adapt na nila hindi lang yung kultura pati na rin yung skills na kailangan po ng industry. This will address the job skills mismatch. Nagagamit din po natin yung mga na-displace natin ng mga OFW para maging trainers naman po ng TESDA. Napaka-importante po yan na kasi nga po our skills is our future. Kung may additional skills ka na mapapakinibangan mo para sa iyong pangkabuhayan and livelihood. Nung nauso po yung mga online selling, marami po mga nag-avail nung ating TESDA online program na natuto po sila ng mga bread making, pastry making that they are selling it online. And at the same time, yung mga agriculture organic programs natin, yung mga hydroponics, aquaponics na nagagamit din po dito mismo sa syudad na natutunan nila is either through TESDA online program or yung pag-attend po mismo sa ating mga training schools po. So napaka-importante talaga ng upskilling, reskilling, and retooling program based on the demand of the industry and local government units po natin para po ma-address po natin yung job skills mismatch at makatulong din po tayo sa paghahanap nila ng trabaho. And by the way, 84, as I mentioned, napakataas po ng ating mga employment rate sa mga graduate po ng TESDA. Opo, sa ibang usapin, starting ngayong Enero, ang grocery part ng Nice Star program ng TESDA. Ano ba ito, sir? Can you tell us more about this? Alam mo, magandang programa to. Ito yung ating Sari-Sari Training Access to Resources Program or STAR Program na nagtuturo tayo sa mga under the community-based training program natin. Ito yung mga nasa laylayan ng Lipuan na tinuturuan natin sila ng mga entrepreneurial courses na paano mag-manage yung kanilang mga sari-sari store or kaya mga karinderya. Tinuturuan natin sila ng inventory, accounting. So this is a short course that they can also take or avail online. Once na matapos po nila yung modules na yan, ay nabibigyan din po sila ng access to resources through our partners, TESDA partners, financial institution. At of course, ang partner din po natin dyan ay DTI at iba pa po mga ahensya. Nakakatulong po ito para na rin po makapagbigay ng mga kabuhayan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa laylayan ng mga lipunan. At hindi lamang po yun, under our STEP program naman, yung skills for training and employment program natin, yung mga nakakuha po sa atin na mga nasa barangay, halimbawa bread and pastry making or production, ay binibigyan po natin ng mga oven yan, yung ibang mga welders, binibigyan natin ng mga welding machines para makapagsimula po sila. So yung STAR program natin, nag-evolve na yan into iSTAR. Ibig sabihin niya ay digital na siya, kaya nga naging iSTAR program. So tinuturuan din po natin sila na paano po gumamit ng modern technology pagdating po sa kanilang entrepreneurship courses po. Opo. Muli po nakausap natin si TESDA Deputy Director General Aniceto John Bertis III. Maraming salamat, sir. Thank you. Maraming salamat po, Aljo.